guys, welcome to my channel. This is Rico Barrera for Blackout Motorsports. And as of today, kakakuha ko ng Chevy Camaro RS ko, which is upgraded into ZL11 LE. In 200 meters. So, abangan nyo dahil magkakaroon ako ng mga vlog about my Chevrolet Camaro because marami akong imo-modify sa kanya. As of now, medyo galing siya sa 8 months na vacation. So kung makikita mo dito, sa wheels ko, wala yung yung emblem ng Camaro kasi galing dun sa mga pumutok na airbag. So marami akong i-modify dito. Actually, nakaabang siya. Ipupoil ko siya kasi from red na kulay niya, meron akong red electroplate na kulay which is nabalatan dahil yung front bumper pinalitan. Tapos, meron tayong mga rear louver. Tapos, meron tayong side scoop. So, ipapakita ko kung paano siya yung pag-apply sa kanya and ano yung look niya pag binihisan siya. So, located ang Chevy Camaro ko, dito lang ako sa Quezon City nakatira. And yun, siguro magkita-kita tayo and i-feature ko dito sa channel ko kung ano yung mga i-upgrade ko sa Camaro. So again, it's me Rico. Abangan nyo lang kung ano yung mga i-modify natin dito sa Chevrolet Camaro. And even sa interior niya, marami tayong babaguhin. Bali, ang next color ng Camaro ay eto. Gunmetal gray tapos combination of black para kay Blackout. And ayan ang sasakyan ni Coco Martin. Yan ang nagwagi sa ating choices. So, yun nga. Kailangan lang matapos yung pinaka fuel ng kotse kasi doon lahat may i-set up lahat ng mga accessories sa Camaro. So ang final na napag-usapan namin nung kapatid ko. Ayun nga pala yung kapatid ko, follow niyo siya sa channel niya. Kaso wala pala siyang channel. So napag-usapan namin is gray. Ano tawag doon? Gunmetal. Gunmetal gray. So gunmetal, gray talaga yung yung pinakakulay nun. Tapos combination of black. Then meron ako plano para maging unique siya pero tinitingnan ko pa kasi 50-50 pa ako para magkaroon siya ng decal na na wolf sa pinaka passenger seat sa gilid. So yung mga laki niya siguro mga kasi laki ng gulong siguro yung size niya. So yun yung parang pinaka magiging unique design ng ng Camaro ko si Blackout. So kakagaling ko sa sa S5S namin, then we are planning na tomorrow iiwan siya tapos masimulan by Monday makuha na siya. Then lahat yung dive planes niya may kabit, yung emblem niya na Camaro sa likod may kabit. So may mga additional emblem pa siya tapos yung rear window louvers niya tapos yung side scoop niya. Then everything on it, at least matapos na. So balik ako sa next vlog ko para ipakita ko ano na yung nangyari, update sa Camaro. So I'm here in Chevrolet Green Hills at dumating na yung package from American Authority na nanggaling siya sa China kasi mas mura yung shipment. So titingnan natin kung gaano precious ang American Authority front bumper ng ZL1. Okay, ayun siya. So we are pinifigure out namin kung paano buksan ang tama yung box para mas maging swabe. Mukha siyang ataon. Yan sila. Si Sir Jerome. Bakit nung magkakapackaging dyan? Oo, wala man lang foam or yun lang. Dapat may ayan pa siya. Naman. Oo nga eh. So, meron pang separate. Tapos, ayun siya. Yung grill niya. Yung pinaka-frame ng ZL1, 1LE.
Yan. As you can see, yun siya. Tapos, grill. Bumper. Gitna. This one naman, sa side. Side ng lower grill. Tapos yung reinforcement niya nandito, yung foam. Then ito yung sa likod ng front bumper. Yun siya. Okay? We have side scoop. Gloss black ang finish niya. Okay? Bowtie, ano niya, delete niya. Sa front grill na nilalagay dito. Insert. Okay? Then we have ito siya. Lower grill ng ZL1. So, dun sa mga puwang na yan. Yan. So, this is not painted pa. It's a plastic material niya. So, ito siya. Yung nilalagay sa part dito sa space na yan. Tapos, one last. Ito yung tinatawag na dive plane. So, nilalagay siya for much aggressive look. Dito siya. Okay? Meron naka-art na parang chin dito sa taas. Yan. Okay? Thank you so much mga kaswabe. And remember, pag Camaro lover ka, please subscribe in this channel and paki-like na rin yung video and help me reach 10,000. I'll see you soon at lalagyan pa natin ng magandang mga content.